course for you, babe. Ang sweet mo naman, babe. Thank you so much. At may chocolate din ako para sa'yo. Thank you so much. Kamusta ka na, babe? I'm good. Ikaw? Ayos naman. Medyo mainit dito sa Abu Dhabi, no? Anything else, sir? Okay na po. Namiss kita, babe. I miss you more, George, babe. Taglit lang, babe, ha? Balik ka, babe, Rude. Hi, mahal. Hello, mahal. Napatawag ka? Medyo busy ako ngayon, eh. Ano yun? Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. May mga message kasi ako sa'yo, pero wala kang reply. Kamusta ka na ba? Asan ka ba? Nasa meeting lang ako, mahal. Mamaya mag-reply ako, ha? Love you. George? Leslie, anong ginagawa mo dito? Just a site. Ano ba naman yan, George? Nakalimutan mo na ba? Eh di ba dapat dito tayo mag-meet? At sino mo kausap mo sa phone, ha? Excuse me? Who are you? At bakit mo sinisigawan ng boyfriend mo? Boyfriend? Who you pa rin? I am the girlfriend. What? O di biha? Han! Asan ka na ba? Dito na ako sa my park. Cut! Ano ba, Michael? Pangilang shoot na natin to? Kanina ka pa! Things are going well from the beginning. George must be consistent in this scene. As Trap! Asel, everyone, let's take a break. Okay, guys. Pagbalik, start tayo from line 11, okay? Michael. Oh, listening. Inaka muna. Michael, handaan mo yung line mo mamaya, ah. Paano na lang kung wala ako? Ikaw talaga, kailangan mo na ng katulong. Huy, wala ka na namang masabi dyan. Iniisip mo ba kung after itong shoot, eh, kung magkikita pa rin tayo? Hindi yun, no? Ito yung next scene po natin dito para kasi. Lexi, iba sinabi ko na sa'yo. Tapos susunod, tantangan mo na. Eh po, dapat siya yung i-ano mo dun, eh. Sir. Matagal na kitang napapansin. Ba't hindi mo pa ituloy? Baka rin, Direk. Ang panliligaw. Alam ko naman matagal ka na may gusto sa akin. I mean kay Christine. Saka may gusto sa yun. Hindi mo lang randap. Napakamanhid mo. Pagdating sa amin, ang sulit. Pag sa'yo, ang amo-amo. Kung ako sa'yo, jojowahin ko yan. Agad-agad. Hindi naman ako gaya. Ha? Hindi naman ako. That's the trend, bro. Oh, Leeds. Hindi gano'n ang papasok sa relasyon. Eh, ano pa ba ang ihintay mo? Ang mga harana? Mag-igib na tubig? Magsibak ng kahol? Chak na ang panindigaw ngayon. Tama yan, Direk. Yung iba nga, nadadaan lang sa kindat at ngiti. You only live once. Samantalain mo na. Ligawan mo na! Ang pogi-pogi ang ina, eh. Michael, sige ka. Baka makuha pa na iba, eh. Bahay po pala. Kain na. Okay ka lang ba na? Kumain ka muna.
Gusto mo pag-usapan natin yan mamaya? Dahan-dahan, napasok ka tuloy. Inom ka muna. Salamat sa Diyos, ma. Ay ka, sarap yan. Ma, may nagugustuhan po kasi ako. Okay lang po bang ligawan ko na? Matagal mo na pa siyang kakilala. May taon na rin po, ma. Saka maalaga siya, ma. At mabait. Siya na bang gusto mo makasama habang buhay? Ma, nagbabalak pa lang ako maligaw. Di pa naman mag-aasawa. Ito ba yung strip niyo, anak? Anong role mo rito? Ang karakter ko po dyan is si George. Babayero po siya, ma eh. Magagampanan mo ba naman yun, anak? Hindi ka naman talagang babayero eh. Kakayanin naman po, ma. Saka pinag-aaralan ko rin kung paano ba kumilos at magsalita ang isang babayero. At tinuturoan din po ako ni Direk, ma. At may script naman po eh. Alam mo na, ang pagpasok sa relasyon, may role ka rin gagampanan. Kabalik na lang ang role mo rito. Ang pakikipagrelasyon, hindi trial and error. Hindi testing phase. It is where a lifetime commitment begins. Huwag kang magmadali, anak. Hindi yan parang pagkain na kapag napasok ka, ay pwede mong iluwa. Sa umpisa pa lang, gawin mo ng tama. Paano po yun, ma'am? Ang pamumuhay natin may batayan. Guided dapat tayo palagi. Ito ang script. At siya ang direktor. Sundin mo lang siya at tiyak na mapapabutikan. Iniwan na ako ng lahat. Alam ko naman, kasalanan ko. Pero, hindi pa huli ang lahat. Magsisimula ako uli. This time, I'll make it right. Congratulations everyone! You have done a great, superb job! Congratulations! Michael? Oh, Christy. Bakit hindi ko sumunod sa kanya? I think I should ask you the same. Bakit ka pa nagpaiwan dito? Marami lang kasing iniisip eh. Kagaya ba kung after nitong shoot, eh kung magkikita pa rin tayo? Bakit ba lagi mo sinasabi yan? Michael, bakit mo ba laging iniiwasan yung tanong? Alam ko naman eh, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon, hindi mo ako matanong kung gusto rin kita. Gusto mong malaman? Then let's talk. Bago tayo pumasok sa pakipagrelasyon, maghanda muna tayo. At sa isang kagaya mo na matalino at maganda, you deserve the utmost respect bago ko hingi ng iyong kamay. I appreciate the respect, Michael. Pero hanggang kailan ba tayo magpaplano? Nasa wastong edad na rin naman na tayo. We can decide for ourselves. Ano bang humipigil sa'yo? Hindi lang edad ang basehan kung bakit tayo papasok sa pakipagrelasyon, Christine.
Alam mo ba ang kasunod ng makikipagrelasyon? Pag-aasawa. Pag-aasawa? Hindi ba nga tayo official na magnovyo at magnobya? Kasalanan? Of course. Ano ba ang simula ng kasal? Hindi ba pakipagrelasyon? Hindi yan lokohan. Kung walang paghahanda, saan tayo pupulutin? Kaya dapat nag-iingat tayo. Michael, may mga paraan naman para malagpasan natin yan. Lalaki ka ba talaga? O baka ayaw mo lang ng commitment? Ako? I'm actually looking at a lifetime commitment. Ang akin lang naman, kaya mo yan. It's like a movie. You can direct your own life. At kaya natin yun, Michael. Hindi mo ba nakikita? Hear me out, Christine, please. As an actor, you know how much I want to portray the role well. The more na gusto kong magampanan ang role ko sa totoong buhay. If ever na papasok na ako sa relasyon at hindi ko yun magagawa sa sarili ko, kailangan ko ng pagdadirect ng Diyos. So sa ngayon, kilalanin muna natin ang isa't isa. Pero hindi natin lubusang makikilala ang isa't isa kung wala tayong relasyon. Hindi totoo yan. Makikilala natin ang isa't isa kung iisa tayo ng panuntunan. Tingnan mo, ang maraming relasyon na walang Diyos. At saan nyo pupunta? Ayaw na! Tama ka, Michael. Dapat alamin muna natin ang role natin sa Diyos. At sa tamang panahon, ipagkakaloob niya ang mabuti para sa atin. Asahin ko, Michael. Mabuti kang tao. Pag-aaralan ko rin kung paano magampanan yung role ko. Salamat sa lahat. Salamat sa Diyos. I'll see you someday kung nalobi ng Diyos. And now I realize it's time to move on and carry my cross with no hesitation. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita. O wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Filipos 1:27. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma 12:2.